Magandang araw to all our viewers sa amin pong YouTube channel. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Meron na naman po para dun sa mga nakakamiss, no? May mga nag-i-email, bakit daw walang bagong kakanin recipe si Mrs. G? Ito na po, tama-tama, para ngayong panahon ng Pasko, bagong taon. Alin sa mga maraming kakaning Pilipino ito? Ang tawag sa Kapampangan yan, Bibingking Nasi. Pero sa Tagalog, Bibingkang Malagkit. Aalamin natin kung anong tawag. Basta papakita ko ni Mrs. G paano magawin to. Kasi Bibingking Nasi din ang alam namin na tawag dito. Pero medyo special na version itong papakita ni Mrs. G. No? So, sa amin pong pagbabalik, ano ba? Kung alam niyo pa nga sa Tagalog, sabihin niyo sa amin, Bibingking Nasi. Okay. Ang una pong step na gagawin dito, magsasaing muna tayo ng malagkit na bigas. So, papahugasan ko po ito mga 2-3 beses, tapos i-dead drain, and then isasaing ko sa rice cooker. Sigurado naman ako na halos mga bahay ngayon may rice cooker. Para lang po kayong nagsaing ng ordinaryong kanin. Yung iba, 1:1, kung gano'ng karami yung bigas, gano'ng karami yung tubig. Yung iba naman, dinadagdagan nila ng konti. Kung gusto nilang mas malambot yun ng konti yung pagkasaing ng kanilang malagkit. Pero hindi siya dapat malata. So, habang inuugasan po ni Ann, ilalagay ko na yung gata dito. May kasama siyang pandan para mabango yung ating sinaing. Normally po, dahil press coconut yung ginagamit namin talaga sa pagkuha ng gata, may mga maiiwan pong latak sa ilalim. Huwag nyo na pong isama yun. Dinagdagan ko ng konti na yan para doon sa allowance na yun. Dinagdagan ko ng konti. De-drain po nating mabuti yung tubig. Tapos nandito na yung aking... Ang ginamit ko po, hindi tubig na plain water eh. Yung ano po, kinuha ko yung gata sa ibabaw, yung puro, tapos yung natira sa ilalim na matubig na gata, yun ang ginamit ko rito sa ito ang gagamitin ko sa pagsasaing. Pwede rin pong lagyan ng konting asin na ngayon dito ito, or mamaya, pwede na rin mamaya pag niluto natin. Kasi kailangan may konting alat ang kalamay. Hindi siya kailangan matamis lang basta. Okay, so salang na po natin ngayon ito sa ating rice cooker. At aalisin ko ito mamaya dito sa camera dahil magluluto ako ng yung para sa gata nung sinaing natin. Okay, so habang niluluto po natin yung ating malagkit na bigas, gagawin ko na yung mismong timpla ng ating kalamay. Nalilito ako talaga dahil yung pagkakapampangan ko lumalabas. Kalamay, kalami, bibingking nasi, bibingkang malagkit, whatever it is. Okay, so medyo malamig po yung aming gata kasi galing sa refrigerator para hindi mapanis. Ang paglagay po ng gata dito, actually nga, sabi ko nga, ang ginamit ko rito sa kalamay na ito, kalating kilong bigas na malagkit, tapos isang nyug po na kinuha ko yung cream,
At saka yung pangalawang piga. Kinuha ko rin po yung pangatlong piga para doon sa pagsaing natin. So, hindi ko muna ilalagay lahat yun, ha? Ang gagawin ko po ngayon dito, gagatain ko muna siya. Gagatain, mali. Lalatikin ko siya. Gagawin ko siyang parang latik. Hindi naman yung dark, magiging dark. Kasi gusto ko yung lasa ng latik na maisama ko sa lasa ng kalamay. So, kailangan ko ngayon ng aking sandok. Nawawala yung aking sandok. Asan yung sandok kong maitim? Yung maitim, yung non-stick. Yan ang kagandahan ng mga non-stick na gamit ngayon. Hindi mahirap gumawa ng kalamay. Hihinaan natin ng konti yung ating apoy. Huwag kang mamamatay, ha. Ayan. Ngayon, dahil halos maraming puro po akong nilagay na gata dito, kinuha ko lahat kasi yung sa pangatlong piga, kinuha ko yung lumutang na cream sa ibabaw, isinama ko dito para masarap yung ating kalamay. Ngayon, yung iba, pagkakulo ng ganyan, lalagay na nila yung asukal, konting asin, lalagyan ko ng konting asin. At saka lalagyan ko po ng ang tawag dito, langka. Langka rin sa kapampangan yan. Pwede kayong gumamit ng press na langka o kaya kung walang makita ng langka, kamukha ko, bumili lang ako yung nasa bote. Ngayon, kung press na langka po, i-explain ko naman to habang ginagawa ko. Ngayon, ang gusto ko muna mangyari dito, magiging parang latik halos. Gusto ko yung lasa ng latik, eh. Ita-transfer natin sa kalamay. Sa mismong kalamay. Sa mismong bibingki. Okay. Dahil hindi ko naman talagang gagawing latik ito, inahalo-halo ko po. Pero kung magluluto kayo ng latik, para buo-buo, huwag niyo masyadong haluin. Okay, so. Pag nagbabubbles na pong ganyan, at gusto nyo, hindi nyo naman gagamitin yung gagawin kong sistema ngayon na parang maglalatik muna, pwede na ninyong ilagay yung asukal, yung langka, ganyan. Pero ako, antayin ko munang magkaroon ng konting kulay. Yung parang latik siya talaga, na light ang kulay. Ang daming gata, oh. Hindi matubig. Ito na po, nagkukulay-kulay latik na ng light. Malapit ng pag nag-brown ito, latik na ito. Ngayon, iaano ko pa ng konti. Lalagyan pa natin ng konting kulay. Then, I will add konti pang kulay. Basta gusto ko lang, may lasa siyang latik. Okay. I'll add the sugar. Bango. Tapos, i-add ko po yung langka. Lalo na po kung press yung langka ninyo, lutuin nyo muna. Lutuin nyo muna mabuti sa first portion ng ano ninyo, ng paggawa ninyo ng kalamay para po magtagal ang buhay ng langka.
dun sa kalamay ninyo, hindi agad mapanis. Parang minamatamis ko. Compress, ah. Ngayon, dahil hindi naman press ito, nakabote na, mas hindi ganun katagal, pero ginaganon ko pa rin po. Sayang naman kung pagkatapos ng pinagpaguran, eh, ilang araw lang panis na. Hindi po mapapanis ito hanggang sa maubos. Now, I will add more gata. At ngayon po, ang hintayin ko ngayon mangyari, ay yung parang kukulo siya na parang bubbly. Tapos, ilalagay ko na yung ating sinaing na malagkit. So, meron siyang lasang latik na gustong-gusto ko sa kalamay. So, dahil hindi pa po luto yung ating sinaing na malagkit, ta-turn off ko muna po itong apoy. Re-resume ko yung pagluluto mamaya. Pag medyo nainin na yung kanin natin. Hindi po pagkaluto eh, ilalagay ko. Hindi. Pababayan ko muna mag-rest sandali na mga a few minutes. Okay, so pinapainin na lang po natin yung ating sinaing na malagkit na bigas. Kaya i-resume ko na yung pagpapakulo nito. Antayin po natin na maging bubbly yung puro bula sa ibabaw. Kung hindi po, lalabsa yung inyong kalamay. Actually po, kung gusto ninyong makunat ang kalamay nyo talaga, yung kaninang ginawa kong parang naglatik ako, doon nilagay nyo na. Pagkalagay ng asukal ninyo at saka ng langka ninyo, pagkulo, ilagay nyo na po yung kanin malagkit na malagkit po nun yung ano, makunat ang kalamay. Kaya lang, pagkakainin nyo, ma-microwave nyo muna. Well, straight from the rep, hindi nyo pwedeng makain. Talagang makunat, sobra. Yan, malapit na. And then I will just add and mix in the cooked malagkit rice. Napakadali pong gumawa ng kalamay ngayon. Hindi na mahirap. Non-stick na mga gamit, sandok, lutuan. Tapos kung gusto niyo pang gumamit ng mga instant na gata, wala nang problema. Yung gatang nabibili na sa supermarket. Okay, bubbly na. Uumpisahan ko na pong ilagay yung kanin natin. Naalisin ko muna yung kanyang pandan. Pwede nang inangit ito eh. May tutong-tutong po ito sa ilalim at hindi ko aalisin dahil gusto ko yun. Nung una, nung nakita ko yung tutong, ay sabi ko, nasunog. Tapos nung natikmang ko, ay masarap. Huwag lang masyadong marami, ha? Ayan, may tutong siya, oh. Okay lang yan sa akin. Kung ayaw ninyo, alisin ninyo. Hansin ko nga yung kutsara dito. Baka madisgrasya ko. Okay, dyan ka. Haluin ko po muna ng kutsara. Remember, if you don't like the tutong,
wag na pong ilagay, pero ako gusto ko. Kaya nilalagay ko. Saka kaya po nagdutong yan dahil may gata yung ating ipinangsaing. Masi konti lang. Ngayon, pag nahalo na pong mabuti ito, titikman ko uli. Pero ayoko nang masyadong matamis na kalamay. Kung medyo napatamis yung timpla ko ng kalamay, yung topping po, babawasan ko yung asukal para mag-balance. Eh. Ngayon, titikman ko ha, kung tama na sa asukal. Kasi, hindi ko po masabi dahil dun sa langka. May natamis, pero din drain ko bago ko niluto. Palamigin muna natin. Hahaluin ko siya. Hanggang sa makunat na talaga. Malapit na po ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi na mahirap gumawa ng kalamay ngayon. Yan, titikman ko ngayon. Sa akin, tama na. Pero kung gusto niyo pong mas matamis, dun sa ibibigay namin proportion sa inyo na recipe, bahala mo po kayong magdagdag. Nasa sa inyo na yun. Lalagyan ko sa ng konting asin. Tapos pagkahalo po ng asin, nilagyan ko na ng konti kanina, pero nilagyan ko pa ng konti ngayon. Pagkahalo ng asin, tapos na po ito. Gagawin na natin yung topping. Okay. Ililipat ko po ngayon yung aking kalamay na ginawa. At hindi ko kailangan pong lagyan ng butter o langis yung tray kasi malangis na po itong ginawa natin. May iiwan nga yung ibang langis nito sa ano, hindi ko may lalagay lahat. Yung kalamay pong ginawa ko, it's on the soft side kasi gusto ko nga maski malamig nakakain ko. In-explain ko na rin po kasi kanina kung paano gagawin nyo kung gusto ninyong kunat talaga. At meron po siyang tutong na talagang sinadya ko. Na-discovery ko po ito nung nagsaing na ako sa na may gata, na gata ang ginamit ko. Parang inangit nga, sabi ni Ann. So, ang susunod pong gagawin natin yan ay yung topping. Papantayin lang po natin ito at medyo ipepresko para yung topping mamaya eh, hindi pumunta sa ilalim. Sisiksik natin sa side. Okay, lulutoy na po natin yung ating topping. So, ito po talagang purong-purong gata ito. Kasarap na topping nito. This is a little bit more than 1 cup. Teka, bakit kumukulo ka agad? Mm.
Nilagay ko na po kasi hindi ko na itatabi yun. Tapos habang pinapainit ko siya, i-dissolve ko yung aking malagkit flour dito sa konting tubig. Dito ko nga pala hahaluin para hindi mahirap. You can, kung gusto niyo white ang kulay ng, mas light ang kulay ng topping ninyo, you can use granulated sugar, pero ako brown po ang ginamit ko, ang gagamitin ko ngayon. Paghahalu-haluin lang po pagkatapos, hanggang sa lumapot lang ng konti. Lalagay ko na yung aking pampalapot. Lalagyan ko ng konting asin. Lalagyan ko ng asukal. At saka yung aking evaporated milk pala. Kailangan ko ng half cup na evaporated milk. Para mas malinamnam. Pwede rin wala kung wala ayaw nang magbukas ng evaporated milk. Kasi parati po kami may nakabukas na lahat niyan eh. Nung ginawa ko kasi itong recipe nito, nakikita ko sa rep. Kaya nilagyan ko, mas sumarap siya. Titikman ko lang kung tama sa tamis. Okay, naayaw ko siyang matamis talaga. So, tapos po, yung iba, binabrown nila ng gusto dito para hindi na ibe-bake. Kasi may oven naman po dito sa tabi ko. I-oven ko na. So, this is optional if you don't want to add. Okay lang. Antayin lang natin ito hanggang sa lumapot ng konti. Lagyan pa po ng konting asin. Konti-konti lang kasi ako maglagay eh. Inuunti-unti ko. Tapos tinitikman ko. Okay. Paglapot pa po nito ng konti, bubuhos ko na sa ibabaw ng ating kalamay. Tapos ilalagay na natin sa oven. Yung init po ng oven, mga 375 degrees Fahrenheit. Hindi naman po natin, di naman po tayo magbe-bake, iba-brown lang natin. Dahil yung nasa yung mismong kalamay, luto na. Yung topping lang, kailangan maganda yung pagka-brown. Sana maganda yung pagka-brown mamaya. Okay, this is done. I'll just simply pour it on top. Spread and then bake. Naka-on na ba yung ating oven?
Okay. Spread. And simply brown the topping dahil mas masarap kung naka-brown. Magpapantay rin po yan mamaya. So, tapos na po tayo. Antayin na lang natin siyang maluto. Si Engkar po magpapasok sa oven. Siya ang aking pugunera. Kung minsan po, kailangan pa nating ikot-ikutin yan para magpantay yung, yung pagka-brown. So, babantayan lang natin. Mamaya't maya. Maamoy nyo naman eh. Pagka yung nagbabrown-brown na ng konti. So, antayin lang natin siya mag-brown. Tapos, okay na. May kalamay na tayo. Pwede na po. Brown na yung topping. Ilalabas na natin yung... Lalabas na pala ni Engkar. Yung ating bibingking nasi. Yan. Kumukulo-kulo pa. So nakita ninyo, kaya hindi ko na nilagyan ng binras ng oil o butter yung one. Ayan po yung kanyang mantika o yung coconut, yung galing dun sa gata, umaakit pa sa itaas. So, well, you have to cool this well bago namin titikman. Ayan na yung bibingking nasi. Mainit pa yan. Pero pwede ka nang kumuha. Na hanggang ngayon, hipan mo na lang ah. Hanggang ngayon hindi namin maisip yung kung ano talaga siya sa Tagalog. Nabasa ko nun yan eh. Kaya lang baka po magkamali ako, kaya hindi ko na lang sasabihin. Pero pag in-edit ko, i-google ko para malaman natin. Ayan. Bago, yan. Sasandukin na ho agad ni Mrs. G kasi para lumamig. Para lumamig. Bago ko kasi sabi niya sa akin, papasuin mo ako. Kakainin ko yan. Titikman ko yung galing sa oven. Di yata makatao yun. Pakita mo sa kanila dun. Mm. Ayan. Okay. Parang medyo mukhang leche flan. Tapping ah. Oo. Ang sarap ng itsura. Hindi pa rin titikman. So, mainit. Kasi nga. Abango ho, naamoy ko. Merong siyang pandan kasi, no? Tsaka yung gata. Tsaka yung gata. Palalamigin po. Malambot pa yan. Ganyan ang gusto ko kasi pag kumakain ako ng kalamay. Mm-mm. Straight from the rep. Parang malambot pa. Oo. Kamukha na sinabi ko sa inyo, kung gusto nyo makunat siya talaga, pag naglatik-latik na po at lumabas na yung langis ng gata, ilagay nyo na yung niliit-liit ko para agad siya lumamig. Para akong baby. No? Malambot pa ngayon yan. Kasi hindi ko susubo yan ng... Takot ka? Mawalan ako ng panlasa. Kahit... Iba pa namang makapaso ang matamis. Dalawang araw siguro wala kang panlasa pag kinain mo yan ng mainit. Yan. Diba? Tama-tama to dahil magbabagong taon. Diba? Pag kailangan daw meron kang malagkit sa... O, para dumikit ang pera sa'yo. Para dumikit ang swerte. Ah, ganun. Kaya pala, isang dahilan yun, kaya tayo mayroong kakanin sa pagbagong taon. Isang dahilan yun. Tsaka, syempre, masarap, no? Masarap yun pag yung hindi masyadong malamig-lamig. Hipan mo. Baka pagtatalong ka dyan. Hindi na. Pwede na. Ay, ang sarap po. Ang tagal ko na po hindi nakakain ng bibingking nasi. Masarap. The best part, nakita ninyo kanina, napakadaling gawin. Madali pong gawin. Na magic na naman ni Mrs. G. Parang yung magic niya doon sa... Kung napanood niyo po yung tibok-tibok, yung... Ang bilis lang pala. Matagal ko pong pinag-iisipan ang pag-demo ng mga ganyan. Mm-hmm. Gusto ko kasi, pag pinakita ko sa inyo, yung madaling gawin, hindi yung... Ayan, parang hirap na hirap akong gumagawa, hindi ah. Naku, yung mga naghahanap ng bagong paninda. Bagong, ito, ang bilis gawin. Nakita ninyo, di ba? Yung mga, dami ko sila, lalo yung mga
Kung hindi lang natin. Oo, kung di lang tayo nagte-taping, o di magsasain ka. Hmm. Habang nagsasain ka, pwede mo nang ihanda yung topping eh. Oh. Kaso kailangan nating ipakita sa kanila. Madali, mas mabilis pong gawin pag kayong... Abang nakasalang sa washing machine, ang inyo. Ang nilalawan nyo. Pwede kayong gumawa ng kalamay. Matatapos nila. Oo. Yung isang cycle, matatapos nila yan. Meron ka ng bagong tinda. Di ba? Yung mga ano viewers natin kasi, lalo yung mga OFW, yung mga nasa abroad, sabi na, kanap ng konting sideline, na ititinda daw nila yung mga recipe itinuturo. There's just, eto, isa, mabilis, masarap. Ba? Papanoorin lang nilang mabuti kasi sinasabi ko gusto nilang makunat, ayan. Gusto nilang mas malambot. Ayun, nandito na lahat sa video. Nakita okay. Nyo naman. Basta pakinggan nyo at sundan lahat ng instructions. Okay? So, we hope nagustuhan ninyo at na-inspire kayong subukan ang aming recipe for today. For questions, comments, and suggestions, just leave us a message sa amin pong Facebook page, Emelita W. Galang Culinary Arts Studio. Nandiyan po ang address sa screen. And for our other kakanin recipes, mga Pinoy food, yung magusto nyong naghanap kayo ng mainonegosyo, nandun po sa amin YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. No? And if you're... Yung mga nauna kong ginawa, medyo mahirap pang ano eh. Traditional kasi yung pinapakita. Kaso, nung huli sabi ko, kailangan mas madali. Yeah. Kailangan mas madali. Ayan. Yun na. Okay? Detailed instructions na mas madali kung paano nyo mapapadali. Ayan. Okay? So, for... yun nga. Ano ba? Yung aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen, no? Kung if you're a first-time viewer and you liked what you saw today, tap on subscribe and click on ano no yung the bell. Tap on the bell so you can receive updates for every time we upload new videos para alam nyo po kagad kung meron kayong bagong mapapanood at matututunan. Then there's our Instagram account. Nagpo-post din po kami doon ng announcements pag meron pong bagong video na padating. Okay? So, hanggang sa susunod po, kakain po ako ng Bibingki. Maraming salamat! Oo, stay safe po! Huwag po kayong masyadong magagala muna. Konting tiis ingat pa. Konting tiis na lang. Okay?